ang bahang, lalo pang hahaba ang pila sa mga istasyon ng MRT. Simula kasi ngayon ay mas mabagal na ang takbo ng mga tren. At live mula po sa Makati, nagpapatrol si Jackie Manaba. Jackie, gaano ba kabagal ang mabagal? Simula ngayong araw, nasa 40 km per hour ang bagal ng tren. Kumbaga, kung ikaw ay nagda-drive, ang sitwasyon ng trapiko ay nasa light to moderate. Pinabagal yung takbo na tren para na rin daw sa kaligtasan ng mga pasahero ayon sa MRT at BOTC. Pero ang resulta, maapektuhan ang travel time at posibleng humaba pa ang pila. Kanina nag-ikot tayo sa ilang stasyon ng MRT at sa Guadalupe Station makikitang unti-unti nang kumakapal ang bilang ng mga pasahero, lalo na itong mga pa-northbound. Base na rin sa rekomendasyon ng DOTC kahapon, pinabagal ang takbo ng MRT ngayon. Ito'y kasunod ng naging resulta ng investigasyon sa naganap na aksidente sa MRT noong isang linggo. Mula sa 55 kph noon, 40 kph na lang ang takbo nito ngayon. Ibig sabihin, tatagal ng 10 hanggang 15 minuto ang isang balikang biyahe. Ayon sa MRT, para ito sa kaligtasan ng mga pasahero, may iwasan na rin daw mabugbog ang riles. Pag nadagdagan yung travel time natin, nadagdagan yung turnaround time ng ating mga tren, mahahaba din yung paghihintay natin, lalo yung mga nandun sa baba na naghihintay ng kanilang masasakyan na tren. Okay lang naman, maganda nga yun. Kaysa na may mabilis, tapos aksidente naman. Medyo tumagal yung biyahe. Time ng parito ko, siguro mula Guadalupe hanggang dito, kaya siya ng 15 minutes. Kaya siguro mga 20 or more than. Kulang din ang isang tren ang bumibiyahe ngayon. Ito ay ang naaksidenteng tren. Kaya halos 1,000 pasahero ang di agad nakasasakay kada biyahe tuwing rush hour. At kada may kulang sa nag-ooperate na tren, nagmumulta ang maintenance contractor ng Global APT ng 250,000 pesos. On our part, we do our best to maintain the system. Our train is almost 15 years in service. Like on line 1, is almost 30 years na rin ang line 1. So kailangan na rin dito sa ibang parang sasakyan niya, kailangan natin ng remodeling, refurbishment ng mga cars. Na kami on our part, pinipilit namin talaga i-maintain. Nanindigan ng Global APT na hindi sa maintenance ang problema, kundi tulad ng lumabas sa investigasyon, human error. Pero ayon sa isang eksperto, una pa lang, alam na niyang mga makinista ang sisisihin ng DOTC. The original sin, huminto yung sasakyan. Maybe may kasalanan yung mga drivers at saka yung control center. Eh anong kasalanan ng maintenance? Madaling sisihin yung walang kalaban-laban. Nahaharap sa kasong administratibo ang 2 driver at 2 nasa control center ng MRT. At habang hinihintay ang mga bagon na in-order ng gobyerno mula sa China at ang nakatakdang rehabilitasyon sa susunod na taon ng MRT, maghihintay at magtitiis muna mga pasahero sa mahabang pila at posibleng paghinto o pagkasira ng tren ng MRT. Ted? So ang importante nga ngayon, Jackie, ay walang nangyaring aberya ngayong araw na ito. Sa ngayon, wala namang naitalang aberya. Naitanong natin yan kanina sa pamunuan ng MRT. Mula sa Makati, nagpapatrol, Jackie Manabat.